Good afternoon, guys. Pag-uusapan natin ngayon kung ano yung ano, yung top 10 na pinakamahirap na ano na ahon ko sa laro. Sa larangan ng aking pagbabike. Bali, naglista ako ng ano ng 10 listahan na mga naahon ko. Kita-kits mamaya. Guys, umpisa na natin. Siguro yung pang-sampu para sa akin na pinakamahirap is yung Cannon Road sa Baguio. Lagi yan dinadaanan. Sobrang hirap talaga niyan. Kaya talagang pagka dumaan ng tour dyan, mahirap na mahirap. Yung pang siyam naman sa akin sa mga naahon ko sa karera, yung Pico de Loro dyan sa may tunnel, isa rin sa pinakamahirap na naahon yan nung Ronda Pilipinas. Sobrang hirap talagang paghahandaan mo yung ahon na yan, sobrang tarik, mainit yun. Yung pang-walo, yung Sampaloc sa Tagaytay, yun, dumaan na rin kami dyan nung Ronda Pilipinas din, di ako nagkakamali, or National Champion, yan, yung rota na yan talagang kabang-abang rin yan lagi pagdating sa mga karera, yung Sampaloc dyan sa Tagaytay, sobrang hirap. Pampito ko naman yung ano, yung sa experience ko, yung Eme. Lagi yan, lagi kami dumadaan dyan. Ang lalo pag rota is Dait Lucena. Kasi kaya siya mahirap dahil ang haba ng rota, sabay sa dulo ang ahon. Kaya pagdaan mo dyan sa Eme, talagang gagapang at gagapang ka na talaga. Kaya isa yan sa pinaka ano, mahirap para sa akin. Isa yan sa pinaka hindi ko makakalimutang ahon sa pagbabike ko. Lang. Pang-anim yung ano, yung Busay sa Cebu. 2013 alam ko doon kami dumaan sa Busay. Ang nanalo doon si Joshua Carino, yung ka-team ko. Yun, sobrang hirap din, ang haba ng ahon. Kaya talagang sobrang hindi ko rin ma-expect na ganun kahaba yung ahon doon kasi first time ko lang din umahon. Masasabi ko doon, sobra, hirap, mahirap na mahirap talaga siya. Tsaka yung last 2 kilometers papuntang finish line is sobrang tarik na ahon. Panglima yung ano, yung dumaan kami nung National Champion dyan sa, kung alam nyo, yung Mount Samat dyan sa may Bataan. Sobrang hirap niyan. Kasi parang ano siya, alam ko mga 8 kilometers na ahon na matatarik. Ang grade niya siguro mga 10 sa pataas. Sobra. Kaya hindi ko siya makalimutan niyan. Siyempre, yung pang-apat sa akin is yung hindi mawawala, Baguio sa Marcos Highway. Yan talaga. Pagdating ng Ronda, isa yan talaga sa pinaka killer lap sa larangan ng Ronda Pilipinas. Kumbaga, isa siya sa pinaka aabangan mong stage kasi nga dyan na nagkakainan ng oras, tsaka sobrang malayo pa lang yung panggagalingan, sabay aahon ka pa ng Marcos Highway, tsaka yung pinakamabigat dun yung ano, yung dun sa may Rabbit. Isa sa pinakamahirap na talagang paghahandaan mong stage sa Ronda Pilipinas. Sa larangan ng pagbabay ko, yan ang isa sa pinaka experience ko na mahirap.
mahirap talagang ruta. Pangatlo ko yung ano, yung naglaro kami sa Indonesia, yung Tour de Singkarak. Bale ang stage noon yun, Kelok 44. Kung alam niyo yun, na isa yun sa na-experience ko na mahirap na stage, kasi parang kaya siya Kelok 44, 44 na liko bago ka makarating sa finish line sa Tour de Singkarak. Hirap niyan, sobra. Sabi matulin lagi. Sa kumbaga yan yung hindi ko rin makalimutan sa pagbabike ko, yung Kelok 44 na yan. Bali yung pangalawa na pinakamahirap sa akin, yung Ijen. Indonesia rin siya. Bali isa siya sa stage sa Tour de Ijen. Yun, may bali may bulkan sa taas. Parang ang magi-start ang ahon na mahirap is last 25 kilometers. Sabay 20 plus gradients. Siguro 25, 26 grade. Yun yung pinaka ano niya, yung pinaka kunat niya. Kaya isa din yan, isa sa pinakamahirap na na-experience ko sa pagbabay ko, yung Tour de Ijen. Bali, yan ang mga hindi makakalimutan na experience natin. Tour de Ijen yan sa Indonesia. At yung pinakahuli, yung syempre, Baguio ang Buklaw. Kasi ano siya, bali 100 kilometers na puro ahon, may lusong, pero mas lamang ang ahon. Tsaka matatarik talaga. Yan, isa yan binuno nung kasama ko na si Jun Ray Navarra, yung ano, yung kung tawagin is Ambuklaw Road. Yan. Bago ka marating sa Baguio is 100 kilometers muna. Isa yan sa pinaka mahirap para sa akin na rota sa pagbabike, sa tour, sa lahat ng karera. Yan ang pinakamahirap. Yun yung Ambuklaw Road sa Baguio. Yun, salamat sa lahat ng nanood. Sana nagustuhan nyo yung top 10 na pinakamahirap na ahon sa karera para sa akin. Sana tuloy-tuloy yung pagsuporta nyo. Lahat ng mga comments nyo, nababasa ko yan. Na-appreciate ko lahat yan. Maraming salamat. Sana huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Support natin yung mga ano dyan, yung mga vlogger dyan. Tulad nyo nila Avatar TV, kay Archie Cardania, si King Navarra, kay Jun Ray, si Lumotos na nag-i-start mag-vlog, tsaka si Joshua Carino, yan sila Ronald Vision, si Escultura Escapade kay Idol Dax, tsaka si sino ba, mga kung ano, kung sino-sino mga vlogger natin dito, mga lalo especially mga nagbabike na vlogger. Salamat sa inyong lahat.